nanay ko, walo kami magkakapatid. Umaasa kami lang sa sustento ng tita ko, dumating ang punto, isang araw, wala na ang sustento, paano kami lahat mabubuhay? Intindihan niyo po yun? Paano kayo mabuhay? Ang nanay ko, namimingwit ng isda. Kay, yung marami, ititinda niya, yung mapapagbilan, bibili ng bigas. Tapos yung tira, yung mga maliliit, yung pinagpilian, yun man yung ulam namin. Kaya nagkakatawanan kami, kumusta na yung mga kaliskis namin at mga hasang namin, dahil mukha na kaming liwalo. Alam niyo po yun, ganun kanina maki. Dumating pa sa punto, ganito, dumating pa kami sa punto na nagaganituhan kami. Ikaw naman, ako nakahapon eh. Alam niyo po yun, ikaw naman ang mangutang sa tindahan, ako nakahapon. Dumating kami sa ganung punto ng buhay. Nag-aaral po kami lahat, walo, under medication ng tatay ko. Di po ba? Pero hindi kami bumitaw sa aming pananampalataya sa Diyos, na natili kaming matatag. Eh, sabi ko pa nga po, kapag ikaw pa naman yan nasa probinsya, pag naputulan ka ng kuryente, wala purok 1 hanggang purok 6, alam lahat. Di ba? So yun, wala kaming kuryente, naputulan kami ng kuryente. Lahat! Hanggang isang araw po, hindi ko ito makakalimutan, kaya ako nakabisa yung Romans 8:32. Second year high school ako. Kakalinis ko na ng bahay, nagbabasa ako ng Biblia, alam ko na natanghalian na naman ako, Lord. Alam ko, Lord, wala na kami isasaing na bigas. Wala na. So nagpipray ako, I was really praying hard. And then I read Romans 8:32. God did not spare His own Son, but gave Him up for us all. How will He not therefore together with Him graciously give us all things? Sabi ko, Lord, si Jesus nga, hindi mo ipinagkait sa amin. Ano ba naman, Lord, yung bigas para sa inyo? Ngayong tanghalian, 11:30 na. The Lord is my witness, together with the Holy Spirit who is with us now. Biglang may kumatok sa pinto. Kabireng! Nanay ko pa rin. Sabi ko, binuksan pa naman po yung pinto. Wala po, namimingwit po si mami. So, sabi niya, kakapakiskis lang kasi namin ng bigas. Papatikimin lang sana namin. May dala po siyang isang timbang bagong kiskis na bigas. Kaya po, noon ko po nasabi sa buhay ko na ang Diyos kong pinagtitiwalaan ay buhay totoo. Amen. 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 Sabi nga po, bakit kapag meron tayong maling konsepto na kapag naniniwala ka kay Kristo, when you become a child of God, you become a believer of God, you become born again, parang sasabihin mo na parang wala nang problema, joy ride na to, okay na to, ang gandudo. Diba? Hindi eh. Why? Because even Jesus did not have it easily. Remember, His ending was the cross. Amen. Amen? And even Watchman Nee, okay? Siya po ay isang hero of faith sa China. Okay? Sabi niya, a normal Christian life is a life living out Galatians 2:20. Kaya po nung nabasa ko ito, sabi ko, ay kaya namang pala Lord ang aking kauna-unahang memory verse ay Galatians 2:20. I have been crucified with Christ, nevertheless I live it, yet it is not for I, but Christ who lives in me, and the life that I live in the flesh, I live by the faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sa madaling salita po, kung alam natin ang pinagsasaliga ng ating pananampalataya, kahit anuman po ang dumating sa atin, hindi po tayo mabubuhay. Amen. Amen. Tiwala lang. Sabi niya, for everyone who love God, sa lahat ng mga nagmahal sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, hindi lang kaya, paglalaki-plakipin ng Diyos ang lahat ng tungkol sa buhay natin para sa Kanyang kapurihan. Tutuloy ko lang po yung kwento, walo-walo po kaming magkakapatid, okay? Walang trabaho nanay ko, tatay ko, pero sa kapurihan po ng ating Panginoon, lahat po kami nakatapos ng pag-aaral at lahat po kami naman ay matiwasay sa aming mga buhay sa ngayong matatanda na kami. At ang lahat po ay para po sa kapurihan. So, yung unang principle po natin, ano po yun? The bad turns out for the good. Okay? The second principle is our good things cannot be lost. Amen. Amen? Yung mabuti. Kaso nga lang, iba-iba ang interpretasyon natin ng mabuti. You know?
yung po ba tinitawag natin TOR, terms of reference. Minsan, magkakaiba tayo ng terms of reference. Pero yung dito po sa Romans 8:28 na good, it's Christ in us. Christ in us, the good within us, we cannot lose it, we cannot lose Him, ano man ang mangyari. Bakit? Sige po, Exhibit B. Okay, si Job. Kilala po natin lahat si Job. Amen po? Amen. O sige, nag-a-assume akong kilala natin lahat. Si Job po na nasa Biblia, okay? Okay, in fact, ang Book of Job daw po ay isa sa pinakamaunang nasulat na book sa Biblia. Okay, ang ganda nito, kasi di ba, he lost his wealth, his children, and his health. Alam na po natin yan. Actually, ang ganda nito kasi, sinet up ni God si Job for trouble, actually. Pag tinignan nyo yan, di ba, sabi si God nasa langit, biglang napadaan si Satan noon, parang, oh, nakita mo ba si Job? Have you seen Job? How faithful he is to me. Di ba? Hindi naman, kumbaga siguro si Job nananahimik lang siya doing his thing, nag-aalay siya sa Panginoon in behalf of his children. Ako, baka may nagsaya-saya yung mga anak ko, baka may nagkasala sila sa Panginoon, mag-o-offer siya sa Panginoon. That's how a good a person Job was, okay? And then God set him up. Sabi niya, Satan, have you seen my faithful servant Job? Sabi niya, faithful lang naman yun kasi you are blessing him, diba? Talagang parang ako naririnig sa katawang tao eh, no? O kaya mo na namin ang blessing kasi pinapagpala mo yan eh. Pero anong ginawa ni Lord? Sabi, oh sige, okay, but do not touch his life. Okay? Sige lang. Anong unang inassault ni Job? Hindi ba yung character? Anong unang inassault ni Satan? Hindi ba yung character ni Job? Yun nga, yung ako kasi marami ka lang binibigay na biyaya dyan. Dada. Kaya anong ginawa ni Lord? Sige, kunin mo yung lahat na meron siya. So the wealth, was gone. Kaya yung children, 7 lalaki, 3 babae, wala. Isang kainan lang, ha? Nag-happy-happy lang yung mga anak niya. Tapos, dumating sa kanya yung mga servants, wala na sila lahat. And then, di ba? Pero anong sabi ni Lord? Anong sabi ni Job? The Lord has given, the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. And in all these things, Job did not sin against God. Di ba? Paano tayo? Paano tayo? Yun lang nagpasa ka ng CV mo tapos hindi bumalik sa iyo, parang saklap naman ito Lord. Nakalimutan mo na ako. Ano ba, 'di ba? Ano pa? Yung ayan, nakuha na ako. Somebody is sick, 'di ba? May sakit ang anak mo. Parang ano Lord, ano ba? Ang hirap-hirap pa nitong pagalingin itong anak ko. Diba? Eh, sa'yo din naman siya nang galing. We keep on asking God. We keep on blaming God. But then again, sabi ni Job, the Lord has given, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Bakit? Dahil tama. Tama ang puso ni Job. Lahat ng meron ako, hindi akin. Sa kanya lahat. Kaya mawala man sa akin lahat, ang totoo, walang nawala sa akin. Kasi hindi naman talaga sa akin. Naintindihan mo ba natin? Kasi kahiwaga talaga ang buhay, no? Diba? Tanggalin man sa akin ang lahat. Walang itira sa akin. Walang nawala sa akin. Dahil wala naman talagang akin. Amen. Ano po ang sabi sa... Ay, hindi pala yung kit. Okay. Tatalon ako eh. Sabi po sa Psalm 16 verse 2, liban sa'yo sa buhay ko ay walang katangi-tangi. Liban sa'yo sa buhay ko ay walang mabuti kundi ang kamangha-manghang awa. Sa aking di nararapat sa'yong biyaya. Liban sa'yo sa buhay ko ay wala nang ang hihigit pa sa'yo.
Liban sa Panginoon, walang mabuting bagay po sa atin. Amen. Kaya naman, kung babaliktarin natin, dahil nasa atin ang Panginoon, lahat ng mabubuting bagay ay nasa atin. Amen. Amen. That's why, sa Romans 8:28, the good that we have in us, we cannot lose. Because God, Christ, is the good in us. Amen. Amen po. Amen. Hallelujah. Naibigyan ako. Amen. Sabi po, next slide please. So the view of Job and the writer is that God did not just bring good out of Job's misery, but He purposed Job's misery. Next. Diba? Talagang itinakda. Itinakda ng Diyos sa pagdaanan niyo ni Job. Ay, ano po ang dulo? Pag tinignan niyo po yung dulo nito, sa dulo na nga po natin ilagay po yan. In all Job's pain and loss, God was aiming at compassion and mercy. He planned, purposed, and worked all things for Job's good. Sa Job 42, next slide. Ano po yung nakalagay sa Job 42? Hindi po ako nagsabi nito, ito po ay nasusulat, okay? Now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. Pag kinumpara niyo po yung Job 1 sa Job 42, sabi dito, he had 14,000 sheep sa verse 1, 7,000 lang po yan, naging 14,000. Yung 6,000 camels, 3,000 lang po yan. 1,000 yoke of oxen, 500 lang po yan. Nadoble, lahat. Okay, yung children niya na nawala, 7 sons and 3 daughters, ni-restore ng Panginoon. And in fact, in all the land, wala doon kasing gaganda doon sa 3 daughters ni Job. And then, so Job died old and full of days. Pero ginawa siyang exhibit ni Lord. Diba? Bago niya narating yung Job 42, pinagdaanan niyo muna yung Job 1 to 41. He had to go through that, okay? Until the Lord restored everything. Bakit? Tayo ba ganun? Sige Lord! Test me Lord! Kasi gusto kong makarating sa number 42. If that's the case, you cannot do it on your own. I tell you, if you were just after the doubling, if you're just after na nadodoble naman lahat kapag kinuha sa akin lahat ni Lord, you're missing the mark, you're missing the point. Why? Because I tell you cannot do it on your own. Amen. It's all because of God's grace and strength in the life of Job. That's why Job 42 happened. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. So, ito po yung next slide. If anything goes good, it is a miracle of grace. Amen. Tandaan niyo po yan. Lahat ng mabubuting bagay na nangyayari sa atin, tandaan po natin na biyaya. Amen. Mabuting biyaya ng Diyos. Paano po natin tatratuhin yung mga kaloob ng Diyos sa atin? Ituring po natin biyaya. Amen. Para kung tanggalin man sa atin, mawala sa atin, huwag tayong magalit sa Diyos. Huwag tayong magtampo sa Diyos. Huwag natin paghanapan ng Diyos na para tila bagang we deserve it. I tell you, brothers and sisters, we were all doomed to death until Christ came and saved us all. Amen. Amen. Ano pa ba naman ang hihingin mo sa kaligtasang ibinigay sa iyo ng Diyos? Ano pa? Ano pa ang hihingin natin sa Panginoon? Nahihigit pa sa pagliligtas niya sa ating mga kaluluwa sa tiyak na kapahamakan sa impyerno sa habang buhay. Ano pa? Ito nga po yung tinanta ko kanina. I say to the Lord, you are my Lord. Apart from you, I have no good thing. Apart from the Lord, we have no good thing. Kala mo ang tali-talino mo, kala mo ang ganda-ganda mo, kala mo ang galing-galing mo, kala mo yaman-yaman mo, kala mo husay-husay mo, and then ano, you will be puffed up, you will be proud, kasi ang husay ko, ang galing ko, eto na ako, narating ko na to.